And welcome to our coffee bar. Before our coffee bar or kung gusto sabihin na coffee corner tour, ay pakikita ko muna syempre ang before and yung paggagawa nitong ating coffee corner. So, ito yung itsura ng ating coffee bar na ngayon. Ayan po. Tapos, buti na lang mayroon mga spill na kahit dito sa likod. Kailagyan lang natin ng sticker. Tapos sa bracket, guys, ay ganito na lang. Guys, ang pinakamakulit na puso niyan. Ayan. Ito pong aming coffee corner na to or coffee bar. Ako po yung lahat yung nag-isip. Parang ang kinalabasan po niya ay parang industrial. Kanyang design ng ating coffee
corner. So, yan pong mga nakikita yung mga naka-display na yan, guys. Ayan. So, sa inay ko po yan. Matagal na po kasi niya yan binili. Mga antique na po yan. I believe mas matanda pa yan sa akin. Collection na po yan. And ito na yung pagkakataon para syempre na ma-display. And then, ito yung mga baso namin ginagamit. So, hindi ko na siya pinag-pare-parehas na kulit kasi okay naman siya, diba? Ayan po. And then, over here. So, ito, pwede siyang inuman kung sino mang may mga bisita. Itong mga basong yan. Pero syempre, mas okay if pan-display lang kasi ang cute. So, hindi po kasi namin kasi ito iniinuman dahil maliit. Ayan. And then, ito, hindi na ko na rin pinaltan kasi luma na yan. Pero, parang sa akin, mas okay din na luma. Ayoko naman mabarnisa na lang. Gusto ko, ganito na lang siya kasi sobrang tagal na rin ito. Tapos, ito yung mga nabili ko, guys, na lalagyan. Gusto ko lahat, syempre, medyo pare-pareha sa mga yung kulay niya, no? Black. And then, ito, DIY lang itong ating ito. Yung ating mga label. Ito po yung mga iniinom namin usually. Ito po yung lalagyan ng mga kutsara. At gustong-gusto ko rin ito. Kinuha ko lang dito sa aming taguan. Ang tagal na rin ito, guys. And perfect siya para sa ganyan. Over here, meron kami ditong gusto namin na brewed na coffee. Pero ang kapatid ko yung bumili nito, mas gusto ko syempre na hindi ganito yung kulay. Gusto ko syempre all black siya. Pansamantala, ito na lang muna. Pero mas gusto kong bumili na mas okay ito. May mas maganda akong nakita na mas na mura siya and magko-complement po yung kanyang color. So, ito na lang muna kasi hindi naman kami masyado nag-brood. Kasi kami mga, ano lang, timpla-timpla lang kami, guys. Medyo tamad na rin po kami mag-brood pa ng coffee pag nagkakape kami. And then, ito din po, yan, ang aming lagayan, ang aming thermos. Pero may gusto ko rin yung palitan kasi ang tagal na rin yan at sira na din siya. May sira na siya dito. At ito naman, actually, guys, ito, akala ko ang ganda na ito na sa personal. Akala ko medyo hindi, yung parang medyo classic ang dating niya. So, hindi ko siya nagustuhan. So, gusto ko rin itong palitan. Kasi mura lang naman ito eh. Nabili ko sa Shopee. Napakamura lang ito. So, may gusto ko ipalit dito para magkakaparehas yung kulay nila. Ayan. So, for the meantime, okay na lang. Okay naman din yung kulay niya. Hindi man siya eyesore, di ba? Over here, ito yung ginagamit namin. Ang tagal na rin ito. Meron pang kaya medyo may mga ganyan-ganto na siya na ayaw na matanggal. Meron nga yung pangalan parang mother ko. Ayan o. Minsan, hindi sila nagpapainit dito. Mas feel nilang magpainit dito sa aming induction. Nagamit ito. Tapos, para hindi na kami kumuha ng tubig doon sa kitchen, andito po yung aming water. Ano tawag na? Water dispenser? Ba ang tawag sa ganito? Yan, guys. So, ito ang pinaka, isa sa mga nagustuhan na nabili ko. Itong cover niya. So, di ba, if color blue siya, na nandiyan, di ba, ang pangit niya pagkakulay blue. So, nabili ko din ito sa Shopee. Abangan nyo lang po yung aking Shopee haul para dito sa ating coffee corner at saka sa kitchen. Sasabihin ko lahat sa inyo. Yung mga nabili ko sa Shopee at mura lang din po ito. Di ba so perfect? Ang ganda. And then over here naman sa corner, ayan, meron tayong dried flower. Bigyan sa akin ng boyfriend ko ng birthday ko. Tapos naisip ko, sabi ko kusa naman yung mga dried flower, di ba? Pero syempre yung iba kasi parang may pagka-aesthetic pero wala, gusto ko lang yung ganyan na siya. At least makikita ko yung bigay sa akin ng boyfriend ko. And okay naman siya, di ba, guys? Maganda naman siya. And itong pinaka sticker na favorite ko sa lahat. Yan guys, sobrang nice niyan, 'di ba? Yun ang parang highlight nitong ating coffee corner na ito. Yan, ito dito sa part na 'to, ayan, meron tayong malaking wall clock. Ito kasi malaki yung naandiyan na frame, pinalitan ko lang 'yan tapos tinernohan ko na lang nito. Yan. So medyo madilim lang siya, guys, dahil siguro na ceiling namin, wala ko siyang pinturang white. So, medyo hindi pa nag-ano yung kanyang color ng lights niya, yung lighting niya dahil sa ceiling. And tsaka na yung ceiling natin. So, importante, okay naman ang ating coffee bar or kung gusto yung tawagin na coffee corner. Ito naman guys, binili ko lang ito sa Walter Martin sa amin. So, diba, nakita ko lang siya isa, 29 pesos lang yata yung isa nito. Nakita ko siya may mga coffee-coffee, kaya nagbagay dito. Ito yung lagay ng sugar na nilagyan ng inay ng biscuit muna, pansamantala. So, nakalagay yung sugar niya yun kapag halimbang bibili kami ng maraming sugar na hindi nakasya sa bote. Okay, siguro guys, nagtataka kayo kung bakit andito sa corner itong sticker, wall sticker at wala doon. Kasi magkaiba po yan. Dahil malaki po itong bar na to, so hinati po kasi siya. Yan, so itong corner ito is for coffee
corner. At ito, may gagawin nyo ang sister ko eh. Ito yung hindi pa siya maayos. So, I think parang for baking yan. Maglalagay sila dyan for baking. And syempre, may lalagay din dyan sa taas. Yan guys, air lang to. As you can see, nilagyan ko po siya. Ito, sticker lang to. Ayan, mga nakabit na lining na yan. Sticker lang siya. Naisip ko na maganda po siyang lagyan ng ganyan lining. Diba? Yan, oh. Nag-complement naman siya sa buong design natin. Tapos, itong mga cabinets na yan, pininturahan ko rin siya ng color black. Ito naman, mga lights na yan. Dahil nga medyo napansin ko na medyo madilim si area na to kahit na may ilaw dyan. Nabili ko lang din yan sa Shopee. Yung mga yan. Mura lang yan sa Shopee, guys. So, ilalagay ko sa description box kung saan ko nabili. And yun nga lang, hindi siya ganun kailaw. Akala ko masyadong maliwanag siya, pero hindi siya ganun kaliwanag. Ayan. And ito po ay remote control. So, nilagay ko dito yung remote control para dito sa ating ano, sa ating bar. Ayan, so if ever na halimbawang sa gabi na ayaw ko magbukas itong main na switch, ito na lang ang aking binubuksan. Ayan. So, diba? Ang cool, ang cute. Okay, so, super nagustuhan ko po yung kinalabasan niya. Alam niyo yun, yung kung before, kapag magtitimpla kami ng coffee or ako pag magtitimpla ng coffee, parang baliwala lang. So, ngayon parang lagi ako excited magtimpla ng coffee. Kapag halimbawa gusto ko mag-relax, dito na rin ako, tumatambay ako dito. Dito na rin ako nanonood minsan ng Netflix or YouTube. Sa aking phone, dito ako nakatambay. So, yun parang ganun, parang ang sarap lang ng feeling kapag pala meron kang coffee corner or coffee bar. Yun guys, so gusto ko lang i-share sa inyo kung halimbawa meron kang space sa yung bahay or kahit kung maliit na space na yan, pwede mo siyang gawing coffee corner if mahilig kang magkape. So nga pala guys, medyo mataas yung ating bar, di ba ito? So ang gusto ko dito, gusto kong bumili ng dalawang high stool or high chair para dito. Para mas masarap tumambay if ever na halimbawa may kakwentuhan ka o may mga bisita ko. So dito kami magchichikahan. Guys, that's it for today's video. I hope somehow nakapag-share po ako sa inyo ng makaka-inspire naman somehow, diba? And ikaw, queen, nandiyan ka na naman sa aking channel. Mag-subscribe ka na. I-hit mo na yung bell button para ma-notify ka sa mga bago kong videos. Thank you for watching and I will see you in my next video. Bye!